kanyang tungkulin niya. Ililigtas ng Kristo na ito na si Jesus ang lahat ng tao sa kanilang mga kasamaan. Ayan yung halata. Kaya hindi pangalan. Lucas 2:11. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Diba? Maliwanag yung talata. Yung Kristo, tungkulin, tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. Lucas 2:11. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah. Na ibang salita, Messiah. Napapalitan rin natin yan. The Lord. Ayan. Greek word, Christos. Hebrew word, Messias or Messiah. English word, anointed. Tagalog word, pinahiran. Ano ipapahid? Langis. Talata. Natin. No? Ano ba yun? 1 Kings, chapter 19, verse 16. Nakalagay po ang ganito. Pag sila ay nag-a-assign ng hari noon, ay binapahiran nila ng langis. Yan ang mga sign. So, 1 Kings, chapter 19, verse 16. Ganito po ang nakasulat. Sample po ito, no? At si Jehu, na anak ni Nimshi, ay iyong papahiran ng langis. And Jehu, the son of Nimshi, shall thou anoint to be king over Israel. Anoint. Papahiran ng langis. Upang maging hari sa Israel, at si Eliseo na anak ni Zapat na Abel-Mehula ay iyong papahiran ng langis upang maging propeta na kaalino. Sa madaling salita, si Jesus na propeta, na pari, na hari, ay pinahira ng langis. Kaya, the word Christos, ayan, Greek word, Hebrew word, Messiah, English word, anointed, Tagalog, pinahira. Tapos lalabas ngayon, may bagong Jesus, di ba? The appointed Son of God. Hindi, disappointed Son of God. Disappointed. Pinahira ba ng langis siya? Ano yung pinahit yan? Di ba? Ito lang. Wala nang iba. Malalakas ang loob nitong mga kisipagsalita na ito. Inaagaw yung tungkulin ng ating Panginoong Jesus. Prophet. Bakit siya naging prophet? Spokesman of God to man. Tagapagsalita ng Diyos sa tao. O Christian. Spokesman of man to God. Tagapagsalita ng tao sa Diyos. Di ba? Ruler. O ang namamahala o puno. King. Sa kanyang kaharian. Sino yun? Si Jesus. Sinakop na niya lahat eh. Wala nang dapat pang pumapil. Maraming pumapapil. Maraming sa panahon natin ngayon, akala mo kung sinong mga hindi makabasag tingga. Mga kapatid, magmahalan tayo. Napakabubuti magsalita. Ayaw ilabas yung talaga nakasulat eh. Kaya balik-balik ang dating eh. Diba? Pala, kinakalakal yung mga tao. Mga papayag ka ba ng gano'n, niluluko nyo kami. Pag nabasa natin itong katotohanan, dito mag-uumpisa yung tinatawag na digmaan. Sinakop ni Jesus ang mga tungkulin ito at sa huling panahon ay nagsilbing mabuting hangin upang magligtas ng mga tao na nasa ilalim ng kasalanan. Hebrews 3:1. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol, apostol pa, at dakilang saserdote na ating kinikilala. Sino? Si Jesus. Ayan yung talata. Pag may narinig kayo, ako apostol din ako, saserdote rin ako. Pakibasa. Ako babasahin ko sa iyo, may apostol, may saserdote, si Jesus. Ewan ko kung taga saan ka, sino ang kinikilala mo. Itong talata, oh, apostol na dakilang saserdote pa, high priest. Therefore, holy brethren, partakers of a heavenly calling, consider Jesus the apostle and high priest of our confession. Yaman niyang tayo mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa sangkalangitan, si Jesus na anak ng Diyos ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Ingatan mo yung nalalaman mo dito. Huwag ka makikinig dyan sa mga nagsisipagsalita na yan, mga nagbubula lang yan. Kasunod yan, manghihingi yan. Benta niyo na yung mga lupa niyo, dadating na kayo kayo Panginoon mamaya 12:30. Talata, asan nakasulat? Ay, mga uto-uto naman, eh gagawin niya. Kasi sabi ni Pastor, sabi ni Reverend Mariosin,
Alam mo, Panginoon, sa harap, mali, pare-pareho lang tayo, mga kapatid. Ako, naka-assign akong tagapagturo, pero isa lang tayo. Ang puno ng lahat natin, si Jesus. Lahat tayo nasa kasunod lang. Wala dito yung kagaya ng ibang napakarami na parang networking. May archbishop, may senior, may high, at mga kapatid. Walang ganun. Colossus 1:18, masayin ko. Si Jesus ang pinakapuno nating lahat. Kami ay mga tagapagsalita lamang. Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. At ibayin natin niya. Sapagkat ang bawat dakilang saserdote palibhasa ay hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao, sa mga bagay na nauuwol sa Diyos, upang siya'y makapaglandog ng mga kaloob at mga hani namang patungkol sa mga kasalanan. Ito yung sinasabihan ko. Yung mga saserdote dito, ang sabi, hinugot sa mga tao. Meron sa mga Levita, ginawang saserdote. Meron kay sa iba't ibang ama ng Israel, may kinuha. Kaya hinugot. Pero ito, galing ito sa Ama. Diba? Binigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa atin. For every high priest chosen from among men is appointed to act on behalf of men in relation to God to offer gifts and sacrifices for sins. Hebrews chapter 5 verse 1. 7:22. Ay gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. Nasa kanya yung pananagutan. Bakit? Siya yung pinatay eh. Siya yung namumuna. Siya yung pare. Nasa kanya yung pananagutan natin lahat.